Sasagutin ko yung mga nagtatanong sa akin about sa house extension namin, magkano nga ba ang budget. Then, pero bago muna yan, ipapakita ko muna sa inyo kung ano lang itsura ng house namin. Yan, kita nyo naman sa likod, diba? Ipapakita ko muna. So, for today, I'm going to give you a quick tour sa aming house. Actually, yung house namin ay 1 year plus na siya after ng renovation. So, kaedad siya ng baby ko. So, ayun nga. Ito yung aming garden. Na medyo naubos na ang halaman. Yan na lang siya. Konti na lang. And then, yung front nga pala namin ay 3 meters. 3 meters itong front namin. Actually, kasi yung car dito eh. Naipasok namin yung car dito, pero nailabas ko siya na may gas-gas. Yun lang, kaya... Yan, sa labas ang parking namin. Pag nag-park din yung kabila, double parking. Oh my God! Wow! Yan. Yung kami. Ito. Namin ng grills. Kung papansin nyo guys, yung grills ng hagdan, kapareho din siya na sa bintana. Matchy-match. Yan, tapos papunta ko lang ang aming sala. Aisha, say hi! Say hi! What are you doing? Say hi to the camera! Say hi! Yan lang po. Papakita ko lang yung simpleng house namin. Simple interior. Kung nagtitipid ka, actually, nagtanong kami sa All Home kung magkano pa interior. Kano ang 50,000. So parang may ko wag na magre-research na lang ako ng maganda. Tapos ayun no, okay naman so far. Ayan. Pero maraming nagaano dito, sabi, totoo ba 'yan? Kala nila bricks talaga. Actually, gusto ko talaga magpa-bricks nito. Kaso nung tinanong ko doon sa contractor, 50k daw yung buo na yan. 50k daw ang aabutin kung totoong bricks ang gagamitin. Ito na, mukha naman siyang totoo. Lagi silang, pagka may bisita ako, sabi, uy, totoo ba yan? Tapos, awakan niya yeah! Wallpaper lang. Mukha kasi siyang totoo. 3D kasi siya. Ayan naman siya. Ito ay yung pa-built-in namin na cabinet. Pa-built-in namin. Actually, kung mapapansin nyo yung video ko nung una, yung aming cabinet na nandito sa baba ng TV, nilipat namin siya doon sa kitchen. Kasi parang natataasan ako sa kanya pag dito siya sa may TV. Pero bumagay naman siya doon. Actually, para siyang pang kitchen talaga. Ayun. Hey, siya! Busy
siya. I don't know that. Dito sa bar na to kasi ginawa lang namin to, itong mga crates na eh. Nabili namin sa Singapore yung mga crates na yan. Mga lang kano nga yung $9. Kano ba yung $9? Mga 200? Something na lang. 200 ang isa. Wow. Nagtapos yung mga yan. Yan. Tapos ito naman ang aming picture wall, tapos ito yung aking work table talaga, basta dyan ako nagla-laptop. Dyan na minigati baby, so let's go, puntahan naman natin dito sa ayan, napansin nyo ba? Napansin nyo, dalawa yung nag-usan ng amin ito. Ayan. Tapos meron din sa doon. Then, papakita ko sa inyo yung small room namin na nadagdag. Actually, ito ay ano, room dapat to, guest room. Pero ginawa ko siya ang playroom ni baby. So, nagkalat na naman siya. Ayan. Ganyan lang yung play room niya. So, mapapansin nyo guys, ito yung dating kama dito. Eh dahil wala naman kami mapapaglagyan, lagay namin sa gilid, nagamit pa siya mga tatungan and all. Pag ano, pag naisipan namin na gawin siyang room, pwede pa rin naman. Ayan, ganyan lang siya kaliit. Tapos dito may konting anek-anek, mga essentials ni baby, mga diapers and all, mga lotion, tapos cabinet, mga damit-damit. Yun. Tapos ito guys, dito namin nilagay ang washing. So guys, tip lang, pag nagpalagay kayo ng washing, make sure na mayroong drainage kayong, magpapabutas kayo ng drainage. Kasi yung kapitbahay namin, sila nagpabutas ng drainage. So, every time na maglalabas sila, nilalabas pa nila sa may garahe yung washing nila. So, much better. Water dispenser namin. Then, ref. Tapos, ito na yung aming extended kitchen. Ito yung sinasabi ko kanina na nandun sa ano, ibab patungan ng TV. Doon sa may patungan ng TV. Yan. Bumagay naman siya dyan. So, mapansin nyo guys, wala kaming bintana. Paano pag nagluluto ka, meron kaming range hood. Yan. Pero, actually, binalak namin palagyan ng bintana yan kaso nagka-COVID. Titibagin lang daw, mga bilis lang naman daw tibagin. Tapos yan. Yan lang. Worth it naman ang aming pagpapa-extend ng kitchen kasi lumaki din talaga siya. Super hot. Lalagay mga plato-plato. Ayan, tuloy. Naglagay kami niyan. Kung nahabol namin yung ano, kasi medyo late ko na nasabi dun sa contract. Dapat isasagad namin yung tiles. Kaso that time, kasi
super tipid namin kasi mga anak ako that time. Hindi namin alam kung normal ba ako or cesarean. So, super tipid talaga nung lahat ng inano namin dito. As much as possible, talagang tipid talaga. Maganda pero tipid. Ayan, kung binuo yan, magdadagdag pa kami yata ng 15k yata para mabuo yung tents na yan. Ayan ang swimming pool ni Mimi. Ayan guys, dun sa unang video ay wala pa yung itong pinto ng banyo. Glass divider. Gusto ko sana guys yung parang glass lang siya. Kaso medyo mahal yun. Okay naman din itong pinalagay namin na yan. Ayan. Tapos yung bowl. Bowl, saka itong aming lababo at is yan dun sa dating nakalagay nito. Sayang din kasi. Tapos itong yan, kaya namin. Simple lang naman. So far, masaya naman kami sa kinalabasan. Ayan, wala na masyadong arte-arte. Dito ay ayan, magkasama na yung fan saka yung lights na yan. At isa dito, fan din siya. May kasama din siyang light. Tapos ito guys, yung nagpa-add kami ng cove light. Mahirap pag walang taga video. Kaya pagpasensyahan nyo na guys. Ito guys. Pansinin nyo guys yung aming brick wall doon. Marami siyang excess. So dito na palagay sa hagdanan. Okay naman siya. Nakakatuwa yung tulo. Tapos yan guys. May mini altar kami. Ayan. Bala ko yan dagdagan. Kaso ay wala pang time. Wala nang masyadong decoration. Actually, gusto kong maglagay ng ano dito, yung parang hanging, ano, parang ganito rin, anong tawag? Basta yun na yun, tapos lalagyan mo kung anik-anik. Ganun. Yan lang siya. Actually, doon guys, maganda siyang lagyan ng yung drop light or parang chandelier something. Pero hindi na namin nilagyan. Siyempre, nagtitipid pa rin. So guys, punta naman tayo sa room. So dito sa taas may dalawang room. Originally talaga, 2 bedroom siya. Nag-add na nalagyan lang ng sa pang-room sa baba. Ayun, so guys, ito yung aming simple bedroom lang. Ito yung aming master bedroom. Tapos ito, naglagay din kami ng TV. Ganyan. Maliit na. Para kay baby yan nagamit. Yan. Ganyan lang. Ang aming aparador. And mirror. Tingnan natin guys yun. Sa may bintana. Ayan, pag na-extend yan. Ayan, may konting space pa. Ito naman tayo sa second room namin. Medyo maliit. Ito naman ay guest room. Guest room na
itong bed na to may pull out siya. So parang additional pang ano bed. Minsan lang naman kami magkaroon ng bisita ni baby. Tapos ito guys. Ayan pa yung space. Diba sa kitchen yan yung na-extend sa baba. Actually yung ano namin, itong yung extension namin sa baba, nilagyan na rin nila ng abang. May abang na rin yan for second floor. So soon, sana, pag nakaluwag-luwag, mapagawa din namin itong second floor. So, ayun, malalagyan din ng balkonahe. Ayan, kapalagyan namin ang balkonahe dito. Tignan nyo yung katabi. Katabi namin ay may balkonahe. Yan ang view namin. Puro bahay ang view namin dyan. Estimate kami mga 800k pa daw ang kailangan. Yahoo! Yun nga lang, pag ginawa yung second floor, sabi din sa amin ng contractor, hindi nila alam kung paano nila gagawin. Kasi, yung pareho naming katabi, na-renovate na rin. So, dapat dati pa, sabay na sa first floor para hindi mahirap gawin. Pero bahala sila doon. Sila mag-iisip kung paano nila gagawin. Sayang din yung kita. Ito pala ako sa salamin. Tapos yun lang guys. Kung may mga iba pa kayong tanong, comment lang kayo sa comment box. Okay, kung hindi nyo pa napapanood yung nauna naming video, panoorin nyo na din po para makita nyo kung paano in-extend yung house namin sa CR, kung paano siya inisod. Tapos yung okay, mga common questions, magkano ang nagastos namin for the renovations? Okay, originally, 450k lang yung contract namin sa contractor. Pero for the simple renovation lang yun. Pero dahil marami kaming mga dinagdag, like yung gate namin, yung tubular gate, yan. Grills sa windows. Tapos yung hagdanan namin, pinalitan din yung grills niya sa handle. And then, yung sa hagdanan din namin, sinarado yung ilalim. And then, yung cove light, kung nakikita nyo sa aking ulo, yan, nagpa-cove light kami. Then, meron siyang anim na LED light sa mga sides. So, apat na sides, tigda dalawa siya. May anim siya. Ay, may walo pala, may eight. And then, yan yung sa may TV namin, nagpa built-in cabinet and TV rack. Pero yung nandyan na rack namin ay binili namin. Yung isang
yung cabinet namin, nilipat namin sa drawer, nilipat namin sa kitchen. Ano, ipapakita ko din. And then, yung tayo sa garahe namin, and mini garden. Kasama din yan yung aming toilet pictures. Okay, magkano nga ba ang budget? And para sa kumpletong gamit ng house, roughly mga 300 to 400k ang budget para makumpleto. Pero depende pa rin syempre sa inyong bibilhin. Kung mag-invest ba kayo sa mahal, pero tatagal naman talaga siya, much better. What is your name? What is your name, baby? Asia. My name is Asia. Mostly ng gamit namin sa all home na yung binili para isang bagsakan siya. Ini-deliver nila, sabay-sabay na, and all. Yun. Nakakaloka lang kapag magbabahay ka pala. Kailangan handa ka sa gastos. Yung isang bagsakan, yun. Share ko lang kasi nung nagpa-renovate kami, mabilisan talaga kasi need matapos na yung house before mga nakako. So, need talaga ng comfortable house para sa amin ni baby. Ayun, pa-renovate kami. Working kami ni hubby sa Singapore. So, luckily, nakakuha kami ng contractor na super sanay na sa pagpaprocess ng papers and all, lahat ng pagpapa-approve para maumpisahan yung renovation. Sila lahat mag-asikaso nun. So, wala kami naging problem. Uwi lang kami mga 2 times for the inspection. Marami din kasi mga defect yung bahay nung tinurn over sa amin ni Camelia. So, kailangan maayos muna lahat yun before the renovation. Before the turnover talaga. So, ayun, tip lang kung OFW pa. Siyempre, kagaya sa amin, nakahanap kami ng taong mag-aasikaso ng lahat para kahit nasa abroad ka, alam mong gumagalaw na at kung gusto mong ipa-renovate na and matapos na agad yung bahay and syempre pwede mo rin siyang ipaupa, at least meron kang kita, diba? Yun nga lang, disadvantage, hindi ikaw yung unang maninirahan doon sa house mo. Actually, naisip namin dati yun nabuntis ako. So, syempre, much better na kami yung maunang mag-stay sa bahay. Ayun, I hope nakatulong yung video ko. Kahit hindi naman ako ganun kagaling mag-explain. Thank you. Thank you for watching. Say bye-bye. Bye-bye.